Pele, ang diyosa ng apoy at bulkan. Isang mitolohiya mula sa Hawaii. Tahimik na namumuhay sa maganda at masaganang lupain ng Tahiti ang mag-asawang si Humiya, ang diyosa ng makalumang kalupaan, at si Kanimilohai, ang diyos ng kalangitan, kasama ang kanilang anim na anak na babae at pitong anak na lalaki. Subalit habang lumalaki ang kanilang mga anak, ay unti-unting nawawala ang kapayapaan at katahimikan sa kanilang tahanan dahil sa matinding alitang namamagitan sa mga anak nilang si Pele, ang diyosa ng apoy, at si Namaka, ang diyosa ng tubig. Nagugat ang matinding awayan ng magkapatid sa paniniwala ni Namaka na inagaw ng kapatid na si Pele ang kanyang kabiyak. Noong una'y pilit inaayos ng magulang ang alitang ito. Katunayan, ninais nilang maging isa ring diyosa ng tubig si Pele tulad ng kapatid na si Namaka. Inakala nilang makatutulong ito upang magkasundo ang magkapatid, subalit hindi ito natupad sapagkat nang madiskubre ni Pele ang apoy sa kailaliman ng lupa, labis siyang naakit at wala ng sino mang makapaglalayo sa kanya sa apoy. Napakaganda ng apoy, ina! Bakit pa ninyo ako pilit na inilalayo rito? Ang madalas niyang sabihin sa ina kapag nahuhuli siyang nakikipaglaro sa apoy. Mapanganib yan sa iyo at sa iyong mga kapatid. Ang paalala naman ng kanilang ina, subalit hindi nito na bago ang pagkaakit ni Pele sa apoy. Hindi nga nagkamali si Diyosang Humiya sa pagpapaalala sa anak. Isang araw, sa muling pakikipaglaro ni Pele sa apoy, ay aksidenteng nasunog ang kanilang tirahan, ang buong isla ng Tahiti. Galit na galit si Namaka nang malaman ang ginawa ni Pele at nagbantang paaahunin ng tubig sa buong isla upang lumubog ito sa baha. Sa takot ng mag-asawang Humiya at Kanimilohai para sa kaligtasan nilang lahat, ay agad-agad nilang isinakayang kanilang buong pamilya sa isang bangka. Si Pele ang naatasang gumaot at magdala sa kanila sa isang isla upang makatakas sa puot ni Namaka. Ah! Hindi kayo makakalayo! Susundan kita, Pele, kahit saan ka magpunta! Ang galit na pagbabanta ni Namaka. Subalit naging napakabilis ng paggaod ni Pele, kaya't hindi na sila inabutan na nagingitnid na kapatid. Bukod sa layuning mailayo ang pamilya sa galit ni Namaka, ay meron pa siyang isang mahalagang misyon. Sa kanya ay pinagkatiwala ng magulang ang kanyang bunsong kapatid na nooy nasa loob pa ng isang itlog at hindi pa napipisa. Habang mabilis siyang gumagaod, ay buong ingat niyang inalagay sa kanyang kandungan ng itlog upang maiwasang mabasag at upang ito rin mainitan. Pagkatapos ng mahaba at nakapapagod na paglalakbay, ay sumapit na rin ang mag-anak sa isang isla. Dito muna tayo titigil, maina, ang sabi ni Pele. Mainam tirahan ang lugar na ito dahil kakaunti pa lang nakatira. Magiging ligtas tayo rito, dugtong pa niya. At sa islang iyon nga, pansamantalang nanirahan ang mag-anak. Sa islang ito, napisa muli at sa itlog at lumaking isang napakagandang dalagita na may likas na hilig sa pag-awit at pagsayaw ang bunsong kapatid na pinag-ingatan ng labis ni Pele. Pinangalanan siyang Hayaka dahil sa kanya nagmula ang hula na isang sagradong sayaw. Si Hayaka ay itinuring na diyosa ng hula at ng mga mananayaw. Ang mga tao sa isla ay labis na humanga sa kagandahan ni Pele at Hayaka, gayon din sa husay ni Hayaka sa pagsasayaw ng hula. Subalit hindi lahat ay natuwa sapagkat may apat na diyosa ng niyebeng naninirahan din sa isla ang naiinis sa magkapatid dahil sila na lang ang nabibigyang atensyon at paghanga ng mga tao. Hindi sila dapat narito. Ginugulo nilang isip ng mga tao sapagkat sa kanila na lang nauukol ang kanilang paghanga. Kailangan mapaalis natin sila, ang sabi ng pinakapangulo ng apat na diyosa. Kaya naman, sa tuwing makapagpapatayo ng tahanan si Pele para sa kanyang pamilya, ay binubugahan nila ng niyebe ang tahanan. Napilitan tuloy ang pamilyang magpalipat-lipat ng tirahan sa mga kalapit na isla. Subalit sa pagpapalipat-lipat nila, hindi rin naman nila nakaligtas sa matataas na along ipinapadala ni Namaka na nag-aabang lang pala sa dagat. Sa huli, nakahanap din si Pele ng isang ligtas na lugar para sa kanyang pamilya. Ito'y sa isang napakataas ng bundok na tinatawag na Maunaluwa. Ito ang pinakamataas na bundok sa buong mundo
kung susukatin ang taas nito mula sa bahaging nakalubog sa karagatan? Subalit kahit nasa mataas na lugar na si Pele ay hindi basta sumuko si Namaka. Pilit niyang pinabot sa tuktok ng bundok ang mga along kanyang pinakakawalan. Hindi naman nagpatalo si Pele. Sa wakas, nagamit niyang apoy upang makaganti kay Namaka. Sa kagustuhan na rin niyang mailigtas ang kanyang pamilya, ay pinaglihab niya ang apoy sa pusod ng bundok. Ang init ng apoy mula sa kailaliman ng bundok ay naging dahilan ng pagputok nito. Ang lumabas na lava sa tuktok ng bundok ay gumulong pababa at tumabon sa malaking bahagi ng dagat na nasa ibaba nito. Nang matuyo ang makapal na lava ay naging kalupaan ng paligid na sumabog na bundok at tinawag na ngayong isla ng Hawaii o The Big Island. Bagamat nanalo siya sa matinding labanan nila ni Maka, labis na ng hina ang katawang lupa ni Pele at siya'y namatay. Subalit ang kanyang espiritu ay nanatili at nagagawa nitong baguhin ang kanyang anyo sa anumang itsurang nais niya. Minsay nakita siya bilang isang magandang babaeng may mahabat na kalugay na buhok, minsay isang matandang sumusubok sa kabutihan ng mga mamamayan, at minsay isang maliit na asong puti at iba pa. Minsan sa kanyang pamamasyal sa paligid ng bulkan, siya ay nagbalat kayo bilang isang magandang dalaga. Doon niya nakita ang isang makisig na lalaking nagngangalang Uhaya. Agad inakit ni Pele ang lalaki, subalit bungga lang siya nitong tinanggihan sapagkat siya ay may asawa ng mahal na mahal niya. Nakita nga ni Pele si Lihua. Dumating ito upang dalhan ng tanghalian ang asawang si Uhaya. Kitang-kita ni Pele kung paanong niyakap at tinagkan ng buong pagmamahal ni Uhaya ang kanyang asawa. Dala ng matinding galit at panibigho, ay kumawala kay Pele ang matinding apoy na tumama kay Uhaya kaya't ito'y naging isang sunog na puno. Nang makita ni Lihua ang pangyari sa asawa, ay buong pait na niyakap niya ang puno habang lumuluha at nagmamakaawa kay Pele. Maawa ka, Diyos, ang Pele! Ang pakiusap niya. Buhayin mo ang asawa ko at gawin mo na rin akong isang halaman upang magkasama na kami habang buhay. Hindi ko kakayaning mapawalay sa kanya. Mahal na mahal ko po siya. Ang pagmamakaawa nito habang patuloy ang walang katapusang pagluha. Sa walang tigil na pagluha at pakikiusap ng babae, ay lumambot ang puso ni Pele at pinagsisihan ang kanyang nagawa. Ginawa siyang isang halamang may pino at magagandang bulaklak si Lihua na ikinapit niya sa puno ng Uhaya. Naging espesyal sa kanya ang puno ng Uhaya de Lua, kaya't ang itong mga ito'y unang-unang sumisibol sa nabubuong lupa mula sa lava ng pumuputok na bulkan. Mula noon hanggang ngayon, lagi nang magkadikit ang puno ng Uhaya at ang mga bulaklak ng Lihua. Katunayan, may paniniwala sa Hawaii na habang magkadikit ang Uhaya at Lihua ay maganda ang panahon. Subalit kapag biglang umulan ng malakas ay naniniwala silang may pumitas sa bulaklak ng Lihua. Pinaniniwala ang ulan ay dala ng mga luha ni Lihua na ayaw mawalay sa kanyang pinakamamahal na si Uhaya. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang kwento sa pagiging sobrang silosa ni Pele at hindi inaasahan ang magiging kasunod pa niyang biktima ay ang pinakapaborito niyang kapatid na si Hiyaka. Isang araw, habang tahimik at masayang naglalaro sa hardin at nag-aalaga ng mga tanim na Uhaya at Lihua si Hiyaka at ang matalik niyang kaibigan si Hopo, ay tinawag siya ni Pele. Hiyaka, sundin mo ang bago kong kasintahan si Luhiao. Isa siyang makisig na lalaki. Pinabalaan kita. Dalhin mo siya rito at huwag mong aakitin. Ang habilin ni Pele sa kapatid. Masusunod po, Ate Pele. Ang sagot naman ni Hiyaka. Dadalhin ko rito si Lihuaw para sa iyo, pero alagaan mo sanang aking hardin habang mula ako. Umayag si Pele at si Hiyaka naman ay nagsimula na sa isang mahahaba at mapangalip na paglalakbay. Napakarami palang halimaw at mga panganib sa kanyang daraanan. Naging matagal ang kanyang paglalakbay dahil nakipaglaban pa siya sa mga halimaw na ito bago marating ang pupuntahan. Sa tagal ng paglalakbay ay natatnan niya si Lihuaw na nooy halos patay na dahil sa pagkakasakit sa pag-aakalang nalimutan na ni Pele ang pangakong babalikan siya. Kailangan mong gumaling, Lihuaw, ang sabi ni Hiyaka sa binata. Hinihintay ka ni Ate Pele. Ang dungtong pa niya habang ginagawa ang lahat ng makakaya at ginagamit ng kung anumang mumunting kapangyarihang meron siya upang mabuhay ang binata. Habang hinihintay na gumaling ng lubusan si Lihuaw, ay unti-unting nagkakalapit ang kalooban ng dalawa
Subalit malaki ang paggalang ni Hiyaka sa kanyang ate at hindi siya gagawa ng bagay na makasasakit dito kahit pa nakadarama na siya ng pag-ibig sa binata. Subalit hindi na mapakilis si Pele sa tagal ng hindi pagbabalik ni Hiyaka. Umabot man ng 40 araw ay hindi pa bumabalik ang bunsong kapatid. Kung ano-ano na ang kanyang naiisip, inakala niyang inakit na ni Hiyaka ang kanyang kasintahan. Sa tindi ng selos at galit ay muling sumabog ang lava mula sa bulkan at nasunog nito ang harding ipinagbili ng kapatid na alagaan niya. Sa kasamaang palad ay natabunan din ng lava at nasunog ang kaibigang matalik ni Hiyaka na si Hopo. Sa kanyang pagbabalik, malayo pa'y nakita na ni Hiyaka ang ginawa ni Pele sa kanyang hardin at nakita rin niyang patay na si Hopo na nagmistulang taong bato dahil natabunan ng lava. Labis niya itong pinagdamdam at ikinagalit at upang makaganti nang malaman niyang natatawanan na ni Pele ang hinagkan at niyapos na si Luheao na siyang muling nagpasabog sa galit ng kanyang silosa at mainitin ang ulong kapatid. Namatay si Luheao na isang mortal dahil sa dumaloy na lava mula sa sumabog na bulkan, subalit si Hiyaka na isang diyosa ay hindi nasaktan. Nang mamatay si Luheao ay napagtanto ni Hiyaka na mahal pala niya ang binata. Kuya, tulungan mo akong makuha ang kaluluwa ni Luheao sa kilaliman ng lupa, ang pakiusap niya sa panganay na lalaki at diyos na si Kanemelo. Sige, tutulungan kita. Napakarami nang natatamay sa init ng ulo at wala sa lugar na pagsiselos ni Pele, ang sagot naman ng kaniyang kuya. Namangka si Kanemelo patungo sa kailaliman ng lupa, subalit hindi pa siya nakalalayo ay nakita na niya ang lumulutang na kaluluwa ni Luheao sa tabi ng kanyang bangka. Muling ibinalik ni Kanemelo ang kaluluwa ni Luheao sa kanyang katawang lupa kaya't labis na naging masaya ang magsing-irog na si Luheao at si Hiyaka nang sila'y muling makita. Nagpasya silang lumayo sa isla ng Hawaii at lumipat na lang sa isla ng Kauai at doon na manirahan upang makaiwas sa galit ni Pele. At si Pele, pinagsisihan niya ang ginawa sa pinakamamahal niyang kapatid at kay Luheao. Hinayaan na niya silang mamuhay ng tahimik at payapa. Hindi alam ni Hiyaka na ang masaganang pagsibol ng anumang itanim sa kanilang mga lupain ay kagagawan ni Pele bilang pagpapakita ng pagsisisi at patuloy na pagmamahal sa kanyang bunsong kapatid. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakaririnig ng mga kwentong kaugnay ng Diyos ang si Pele. May mga nagsasabing nakapagsasakay sila ng matandang babaeng nakaputi na may dalang aso sa Kilawa National Park. Subalit paglingon nila ay wala na silang pasahero. Sa ilang nakuhang larawan ng pagsabog ng bulkan ay nakikita raw ang mukha ng Diyos sa Pele. Ang lahat ng naniniraan sa isla, anuman ang relihiyon, ay nagbibigay galang sa Diyosa. At bakit hindi kung nalalaman nilang may mahigit 200 gusali o estruktura na ang nasira ng pagsabog ng bulkan mula 1983 at higit pa rito, ang malakas na pagputok ng bulkan ay nakapagdadagdag ng mahigit 30 hektaryang lupain sa timog silang bahagi ng isla ng Hawaii.